Isa na naman pong magandang araw sa ating mga viewers. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng Poppy MacTV Property and Lot Vlog upang silipin ang isang mango farm dito sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. So, ang layo po natin sa town proper ng Nueva Ecija is nasa 4 to 5 kilometers away po tayo sa town proper ng Quiapo. So, ang layo po naman natin sa SM Rosales is mga 15 minutes drive lang po itong pinabenta natin property. So, sa Manila naman po, ang layo natin is mga 2 to 3 hours drive po yan pagkagaling ng Manila. So, via NLEX, via TIPLEX, Anao exit po tayo. So, tara po at silipin upang makita niyo loob at may paliwanag sa inyo ng maayos kung ano yung sitwasyon ng property. So, ito po yung boundary. Yan. May mga kapitbahay na po yan. Ayan, kapitbahay na. Second lot po ito, itong binibenta natin, second lot. So, sa kalaman po na pag second lot, ibig sabihin makikiraan po tayo sa ng right of way, no? So, yan, tinuturo ko lang po yung boundary sa kabilang dulo. Andito po tayo sa kabilang dulo. Tapos, papasilip ko sa inyo yung magiging right of way nito. So, pasilip ko na yung right of way bago ang lahat. So, yan, ito pa na aming drone. So, bark ito, magbibigay sila ng tagkakalahating meron ito po eh. So, kasi po dito sa area, meron silang co-op na nasa bylaws nila na hindi sila pwedeng hindi magbigay ng daan. So, magkakadaan po ay dyan. Yan po ang sinisigurado sa atin ni Mark. So, ito po ay nasukat na rin. 5,000 ba sukat ito, Mark? Hindi, yung... Ayan. Yung mohon. Boundary yan. Oh, boundary. Tapos ito po yung binibenta nating area. 17 piraso mangga po ito. No, papasilip ko po yung loob para makita nyo yung property. Ang ganda po ng property, patag. Medyo masukal lang ngayon dahil lang rainy season. So, pagka inisbirahan nyo naman yan, mamamatay yan. So, ito pong area na to, ito yung mga banggang namumunga ng 100 kain, kayang umarbis sa isang puno. Ito po yung area na yon. Mga healthy po yung mga mangga rito. So, yun po kasi talaga ang business area na to. Ito po yung parang pinaka-asyenda. So, may akasya pa po ako natatanaw sa dulo, kasama pa po yan. Binibenta po ito ng 1.6 million. Ang nagiging issue pa lang dito is hindi ang... Yan, kasama to, no? Kasama to. So, ito yung pangatlo. Yung pangatlo kasama na rin yun. Kung kasama yung akasya. So, yan. Ha? So, hindi po naisama to. Pero yung akasya kasama. Ayan. So, at least nakikasama tayong owner. So, ayan po yung boundary yung akasya. So, ayan po magiging boundary. Sa hill ba ron? Wala. So, pure patag po itong location natin. So, kahit sa po kayo magtayo ng building, pwede. So, pasok lang po ako sa gawin dito naman, sa kabilang dulo. Para masilip nyo naman yung property dito sa kabila. So, ayan. Ayan, may natutulog na bara. Ayan, so kasama po ito. Palagay ko kasi 17 mangga po ito eh. So, malamang kasama po yan. Kasama rin ito. So, ayan. Nagbabibrate ko naman ang ating gimbals. Isensya na po kayo. Minsan nagluloko itong aming pang-vlog. Dala ng hindi kalumaan na. So, sooner or later, papalitan po natin yan. Anyway, balik po tayo sa property. So sa mga mango farm po na ganito, pagka kayang kumita ng 100 sa isang daang kaing sa isang puno, yung pinakita po kasi natin ganito rin kalalaki yun eh. So ibig sabihin kaya niya rin humarbis ng ganong kalalaki yan. Same location lang din po yung pinakita natin sa vlog, yung previous vlog po natin na about sa mango farm. So isang lugar lang po yan, magkakatabi po sila rito nagbebenta. Ang nagiging problema lang po kasi rito, lahat sila na i-award ng 2015. So nasa inyo po yan kung choice nyo po kung gusto nyo bilhin. Andito naman ang ating bar chairman, magpapaliwanag sa inyo kung paano ang sistema sa pag-ayos ng mga ganyang papel. So usually po kasi pag ganun ang property,
Pero sabi nila, tinanggal na raw ni Duterte yung kailangan pa mag-mature ng 10 years eh. So sana po, yun po muna ang pakibalitaan natin. Kung tatanggal na yon, eh ready na po ito talagang ibenta. Ang gagawin nyo na lang po dito muna is conditional sale. So kasama po pala to. Kala ko doon ay dulo. Yan, Bark, hindi na po kasama. Hindi na. Yan, so gumanon daw po yung property. Yan. Alos kontrata siya. Square ang ating binibenta. Yung latag lang po nung puno, ang akala nyo kasi mukhang hindi square, pero square po yung property. Yan, Bark, hindi na. Ayan. 70 na puno po naman ka to. So, ang sukat ito is kalahati yung telepo, di ba, Bark? Oh, 5,000 more or less. So, sabi ni Bark, galing kay Bark yan. Siya po yung nagbebenta. Sa anak niya po ito. So, 1.5 ba, Bark? 1.5 pala, yun. So, yan po ang inaano natin, binibenta. So, palipara po natin ito ng drone para makita nyo sa aerial view. Sa right po ako na nag-assure sa inyo, wala pong problema sa dadaanan itong area. Kasi yung bylaws po nila rito, yung co-op, bylaws ng co-op. Co-op po kasi bawat isang na-awardan, may membro po niyan eh. So, ang bylaws po nila rito, lahat ng magbebenta, is ano, merong magbibigay ng right of way. So ayan po yung drone natin, umilipad yan, para makita nyo yung property ng mas maganda. So kung gusto nyo po mag-invest sa mga ganitong klaseng listings, eh mag-subscribe po kayo, i-hit nyo po yung notification bell, lang sa ganun lagi kayong updated. So yun lamang po, until my next vlog, paalam. As long as it's with you.